Hindi ka magpipicture mo na sa apa. Long time no see, Tito Mario. It's been a long time. Tagal na. Ronny? Oh, at mas lalo kang gumanda, no? Talaga ba? Sana nga. Okay, anong gawin natin? Ah, dito po sa APAT, I'm so grateful to Direk Brillante Mendoza dahil hindi ako kontrabita. Yun lang muna, no? Para hindi ma-preempt. And abangan nila kung ano magiging relasyon ko dito kay Coco. Definitely hindi ito May December. Pero abangan nila kung magkaaway ba kami o magkakampi kami ni Coco. Yan, dito sa pelikula nila. Pero ikaw ang papaikot ng story, ha? Ay, in a big way, no? Hindi na natin ibibigay. Opo, kaya nga po, when Direk Brillante texted me, nasabi niya, meron akong ano, gagawin pelikula, bida ka, sabi niya gano'n. Parang hindi ako makapaniwala. Of course, Direk Brillante Mendoza pa, diba? But I treated as an answered prayer dahil matagal talagang gusto na ma-showcase hindi lang yung pagiging kontrabida, diba? Pero yung iba pa talagang levels ng pagiging isang artista. Okay. Ang bigat ng mga kasama mo, ha? Super bigatin, si Jacqueline Jose, di ba? Si Tito Julio Diaz. Showdown to ng acting. Gusto ko mga sabihin na siguro gano'n, pero nahihiya naman ako sabihin, nakipag-showdown ako sa kanila, hiyang-hiya naman ako, no? Pero syempre po, nakakahiya talaga na hindi makipagsabayan, ika nga. Sa humusay po ng cast, and of course, first time working with Coco, first time working with Senator Lito Lapid, first time directed by Direk Brillante, working with him also. So, sobrang thankful. Mabuti magaling yung Gladys Reyes. Naku po! Swerte mo mas Gladys. Pangalawang entry mo to for MMFF. Yes, ayun pa isa. This summer, I'm so happy because I have two entries in Summer Metro Manila Film Festival. Aside from APAG, and also, I also did Here Comes the Groove. So, comedy and drama. Magkaibang magkaiba. Kaya sana, hindi lamang po yung dalawang pelikula niyo, pero lahat po ng kasama sa Metro Manila Film Festival, please. Sinanibang ka rin doon? Ayan ang abangan nila. Sinaniban ba ako? Sino ba ang sumanib sa akin? I was working with Direk and Brillante. Direk Brillante. No script. Sa totoo lang, honestly, ang ginawa ko po, pinanood ko lahat ng movies niya bago ako sumalang sa first shooting day. Gusto ko, dahil yun nga, I heard hindi siya nagsiscript. So, may challenging kasi Kapampangan ako pero hindi ako ganun ka-fluent sa Kapampangan. At pinifeed niya lang yung dialogue sa akin. Walang naka-written na kakabisaduhin. So, maraming challenge. First time ko sa lahat ng mga yun. Pero, syempre, di ba, challenge accepted. So, sana, natuwa naman si Direk sa performance. Gladys, how's it working with the Coco Martin? Naku, he's so humble. First shooting day pa lang, hindi matapos-tapos yung kwentuhan namin ni Coco. And, nakakatuwa kasi, syempre, di ba, imagine, kagano mo siya ka-successful, pero napaka-down to earth pa rin. So, do expect a word from Coco? Ayaw mo, sabihin niya. Siyempre, hindi, sino ba naman ang hindi matutuwa or yung feeling na yun, ano, kung mananalo ng award. Pero kung ano man po, ito pa lang, ang laki na ng pasasalamat ko na ipapalabas na siya finally at sa Summer Metro Manila Film Festival. Pero pang anong to, best film daw to kapag? Naku, sana po talaga. Sana po, siyempre, wini-wish natin, pinag-pray natin yan na mapansin, ano, itong pelikula po namin. At sana panoorin po, no? Karin Kabalan po, Ken. Sana po, panalben niyo po yung APAG. Talagang para kay kayo po ni. At sana po, hindi lamang po sa mga kapwa namin Kapampangan, ano, pero sa lahat ng pampamilya, PG, rated PG to. So, pang buong pamilya yun po. Gladys, I know you have a catering business, eh. Yes. So, sa APAG, di ba, maraming food. Yes. So, may natutunan ka bang bagong cuisine? Ay, dito, sisig. So, totoo lang, di ako nagluluto nun, eh. Pero ka Direk Brillante, natuto ko. Ay, kuya, don't. Yeah, for you, kasi, mag-uusay na artista.
Magaling ba actor si Coco? Opo naman, opo naman. Si Coco, ano eh, well-rounded. Hindi lamang siya magaling na actor. Alam niya, syempre dahil didirect din siya, di ba, sa mga seri niya. So dito marami siyang inputs at marami rin ako natutunan sa kanya. Napaka-humble na tao. At masasabi ko na yung experience siguro dito sa show business, ang laki ng factor kaya siya naging matagumpay. Like, anong mga natutunan tayo? Kasi parang, ikaw parang lahat naman natutunan mo na mga pagkabata. Hindi, with Coco, yung hindi nakakalimutan, yung kanyang pinanggalingan, yung kanyang pag-uumpisa, which is very, very inspiring. Iba-iba naman tayo. May reunion project pa kay Michiko? Hindi, pinag-uusapan lang namin na sana, if I will be given a chance, gusto ko talagang gumawa ng pelikula with Juday, with Claudine, with Angelo, parang something like Desperate Housewives, effect. Pero comedy naman, para masaya, nakaka-relate yung mga millennials nowadays, so isa yun sa dream project ko talaga, to be working with Judy Ann again, and Claudine and Angelo. Napag-usapan niya na, kayo ni Judy, of course. Nabanggit ko siya kanya yun, nabanggit ko rin with Claudine, si Claudine na, game, mare. So, game siya, Judy Ann also, pero syempre, unang-una yung mga schedule nila, diba? At natanong, sino ang magpo-produce, diba? So, ikaw daw. Eh, baka ako na nga lang, ano ka ang agad eh. Hindi, ikaw nakaisip. Concept na yan. Ako nakaisip. Hindi, may concept. Ang maganda yan. Ha? Opo nga. So sana, let's see, so colleague yung mag siya mag-invest, pwede. sige, game ako dyan. Pero, pwede ako yung producer. Pero okay ba na ikaw naman yung sasampalin daw ni Judy at natasabi ng iba naman, diba? Iba naman. Kaya naman yung mga fans. Ako naman yung minungugod ni Angelo. Ako yung sinasampal ni Judy. Ako naman yung tinutulak-tulak ni Claudine. May iba naman. Dream mo ba yan? Na maging ikaw naman yung ikaw naman yung pero siguro parang biglang dream lang, yung dream sequence. kasi nga dahil puro kami, kumbaga, magkakasama mga mommies na may kanya-kanyang challenges. Pero I wanted to be dramedy. Not yung drama, pero comedy pa rin. Mr. Obis, what's your secret for looking so young? Ano ba? You're aging gracefully. Oh, thank you naman. Pero actually, I started my 20-hour fasting. Pero more on liquid fasting siya, and then 4-hour window of eating. And then of course, my hula-hula, inspired by my mom. So yung fasting ko mas mahaba, 20 hours na siya ngayon. Pero water, yung coffee ko, ganyan, pero walang any solid. And then after ng 20th hour, tsaka pa lang ako kakain. Yun yung bago kong ginagawa ngayon. Ay, ang bilis ko nag-lose ng weight. Actually, may disclaimer lang ako, manonood tayo ng movie natin, di ba na apag? Itong apag po, ito po yung pinaka-haggard kong look in my entire life. Kaya bumawi na lang ako ngayon. Thank you po. Hey, thank you. Thank you. Masakit ko siya malampas. Masakit ko lang, kadalang ko lang mas masakit siya malampas. Ang laki ng kamay nun. Sa busos ko yung talaga magpasampas. Of course, I'm with more than you. Check. Pinaka-haggard. Ay, wala tayo sa gitna. Look here. Sir, ano kayo? Parang hindi ka na.